Pero yung pagsisetup natin, 100% complete na. Tara, samahan nyo, mapapakita ko sa inyo yung bagong setup natin ng Colony, tsaka ng flight cages. Welcome back mga katuka dito sa J&J Aviary TV. For today mga katuka, meron tayong kukunin na mga flight cage. Actually isa malaki, parang colony na. Kukuha tayo ng dalawang 2 feet by 2 feet by 4 feet na flight cage, dalawang piraso para sa alps natin. Tapos yung isang colony na bibili natin, yung 2 by 4 by 4, 2 feet by 4 feet by 4 feet, gagawin nating flight cage ng mga kakatil natin. Kasi, yun nga, pagka may mga inakay, wala tayong mapaglalagyan pag puno na yung mini aviary natin dun sa likod. So, naisip ko, kailangan ko na talaga magkaroon ng flight cage na lalagyan natin ng mga inakay kapag nagsipagbabaan yung mga future na magiging inakay nila. Dito natin sila ilalagay ngayon, mga katuka. Yan, dyan sa portion na yan. Iusog natin ng konti dito siguro yung mga alaga nating aso. Tapos itong mga bote na to, kung anong gagawin natin dyan, baka benta na lang natin. Tapos itong kahabaan na yan, hanggang dun siguro sa may bintana, lalagyan dyan natin ilalagay yung colony natin. Dito isa sa flight cage ng kakatil, tapos dito gagawin natin magkapatong yung dalawang flight cage ng Alps 2, yung 2x2x4. Tapos nagpagawa na rin tayo ng patungan nila mga katuka para mas maganda silang tignan dyan. Ang nagiging challenge ko lang dito mga katuka is kung paano ko sila lalagyan ng lona in a way na hindi sila mababasa kapag umulan, lalo na kapag malakas yung ulan. Kasi yan, wala tayong pagsasabitan. Tsaka isa pa sa mga kinakatakot ko dito, laging may naglalakad na malaking daga dyan sa may bubungan mga katuka. So, huwag naman sana dagain yung mga alaga natin. So, tara, pupunta tayo sa kapatid ko kasi hiram tayo ng medyo malaki-laking sasakyan dahil hindi kasi kakasya sa sasakyan natin yung mga colony. So, yun, kaya kailangan natin manghiram mga katuka ng malaki-laking sasakyan para magkasya yung 2x4x4. So, sa ngayon, ang kukunin lang natin is isang 2x2x4 tsaka isang 2x4x4 kasi yun lang yung available niya. Pero may na-orderan na rin tayo ng isa pang 2x4x2 or 2x2x4 na flight cage malapit lang dito. Makukuha din natin kung hindi bukas sa Makalawa. So, yun. Hopefully, yung cage stand na in-order natin ay makuha din natin the soonest possible time. So, tara, alis na tayo mga tuka. Mumotorin lang namin ni Mrs. Tuka yung lugar kung saan nagtatrabaho yung kapatid ko. Tapos from there, iwanan mo namin yung motor doon. Tapos sasakay kami sa sasakyan, pupuntahan namin sa Marikina yung pagbibilan natin ng cage. Tapos, yun, babalik na lang kami doon sa trabaho ng kapatid ko para daanan yung motor. Tapos uwi na kami dito. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Day 2. Day 2 na mga katoka ng pag-order natin ng mga flight cages. So, unfortunately, kagabi medyo ginabi na kami ng uwi. Kasi medyo may kalayuan yung pinag-pickupan natin ng dalawang flight cages na in-order natin. Marikina pa. Pero actually, ito na yung naiuwi natin kahapon, mga katuka. Yan. Ang laki niyan, mga katuka. Isang 2x4x4 at isang 2x4x2. So, yan. Pitan natin. Ito, ganito kalaki mga katuka. Tapos yun sa taas. So, magiging setup niyan, dito, may kukunin, actually, meron pa tayong kukunin mga katuka na isa pang flight cage na 2x4x2. So, ang mangyayaring setup dyan mga katuka, doon sa tabi, yan, doon sa tabi, meron tayong in-order na cage stand na 2 layers. So, magkapatong yung dalawang 2x2x4. Ito naman isang malaki natin. Ang ilalagay natin dyan, yung mga excess natin na kakatil. Yan ang magiging flight cage or colony ng mga excess natin na kakatil. In-order na rin natin yan ng cage stand na pang isahan lang para medyo maganda sila tignan. Ngayon, paalis tayo ulit mga katuka kasi kukunin natin yung isa pang in-order natin na 2x2x4. May kalapitan lang, dyan lang naman sa bayan, malapit lang dito sa amin.
So, bibili na rin tayo mga tuka ng trapal tsaka kahoy na gagawin nga natin para maging cover nila sa umaga, yan, pag umulan, sa tanghali, tsaka sa gabi. Yan, yan yung gagawa tayo ng magiging cover nila. So tara, samahan niyo ako, sasamahan ako ng asawa ng kapatid ni Mrs. Tuka. So let's go! A few moments later. Welcome back home mga katuka. Nakauwi na nga tayo at nakuha na natin yung isang flight cage natin na 2x2x4. So ito yung flight cage natin para sa kakatid, yung 2x4x4. Tapos ito yung dalawang flight cage natin para sa alps tsaka sa finches natin pag dumami. Pero for the meantime, gagamitin muna natin yan sa low mute ng alps natin tsaka sa high mute ng alps 2 natin. Tapos, nakabili na nga rin tayo ng trapal, mga katuka, na gagamitin natin pang cover sa kanila para umulan man o umaraw, hindi sila ganun ka maiinitan at mauulanan. So, aayusin natin yan, mga katuka. Bumili na nga rin tayo ng kahoy na pang gagawin natin na parang frame ng lona natin or ng trapal natin. Tapos kanina habang kinukuha nga natin mga katuka yung isang flight cage natin, dumating na rin yung delivery natin ng cage stand. Wow! So ayan na yung cage stand natin mga katuka. Napaaga yung delivery. So maraming salamat kay Boss Abet Ramos sa napagbigyan yung request natin na baka pwedeng mapaaga or marush yung in-order natin na flight cage stand. So para mas ma-assemble na natin ito ng maaga. So tara, samahan nyo ako mga katuka, assemble na namin itong cage stand. Tapos ipapatong na natin dyan yung mga flight cage natin para ma-iporma na rin natin, masukat na natin ng maayos yung trapal natin para matakpan na natin at kahit papano ma-set up na natin yung flight cage natin paunti-unti. Let's go! Day 2 na mga katuka ng pagsisetup natin ng mga flight cages natin tsaka nung colony na ginagawa natin. Actually, natapos na natin i-setup yung colony natin tsaka yung flight cages natin. Unfortunately, hindi natin completely natapos kagabi kasi medyo may kadiliman dito sa labas namin mga katuka. Maliit lang yung ilaw namin dyan sa garahe namin. Pero ngayong umaga, yan, tinapos na nga namin. Tinulungan ako ng asawa ng kapatid ni Mrs. Tuka. So, naayos na natin yung colony tsaka yung flight cages natin at nailagay na rin natin doon yung ibang mga ibon natin. Nilagay na rin natin ang mga pairing box mga katuka, yung mga flight cage natin ng Alps 2. Tapos kinabitan na rin natin ng mga perch. Actually, to cut the long story short, almost completely set up na. Siguro kung may mga babaguhin na lang tayo dyan, magdadagdag na lang tayo ng mga perch tsaka ng mga ibang accessories sa loob ng cage natin. Pero yung pagsisetup natin, 100% complete na. Tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung bagong setup natin ng colony tsaka ng flight cages. Let's go! So, ito na mga katuka, wow! Yung setup natin ng flight cage natin ng mga pang-alves tsaka yung colony natin or flight cage din natin para sa mga papatid. So, tingnan nyo. Ito, tapos na natin yung setup yan. Ilagyan na natin ang mga perch, mga long perch, tapos meron na ring pairing box. Dito, mag-isa pa lang dito si Ocean. So, hindi ko siya sinasamahan ng iba kasi itong mga to, mga possible split opa lang to kung mag-cock yung mga nasa taas. Ito, normal pied lang to na mutation. So, hindi ko sila pinagsasama
para maiwasan natin na magpare sila. So ito, sasamahan natin to ng visual ng mga opaline din or mga high mutation din ng ALGS2. Nandun lang sa loob, pinapalaki pa natin. Tapos, yan, dito, nilagay na natin dito si Blue. Nandun na si Blue. Yan, same setup yan. Tapos ito si Aki. Dito na rin si Aki. Tapos ito si Epps. Yan, dito sila magkakasama. Tapos ito naman yung setup natin, yung colony flight cage natin para sa mga kakatil natin. So nandiyan na si Pika, saka si Su. Tapos nandito yung kakatil natin na binigay sa atin sa Pampanga. Yan, yung hand feed natin na kakatil. Ang laki na rin niya, mga katupa. So, for now, ito na yung magiging setup nila. So kung mag-upgrade man tayo, maglalagay lang tayo ng mga additional perch dyan. Tapos, magdadagdag pa tayo mga katuka dito siguro sa parting to. Lilinisin natin yan, tapos magdadagdag pa tayo dyan ng dalawang flight cages. Dyan natin ilalagay yung mga finches natin kapag dumami yung mga finches. Tsaka siguro mga ibang mutation pa ng algae or possible baka mag-budgie tayo or para kids para magkaroon na ng pare si Chinips. So ayan, nilagyan na rin natin to ng mga bubong tsaka yan mga tall dalona. Pag umulan tsaka sa gabi, ito yung magiging cover nila. Yan, binababa lang natin yan. Lahat ng sides, meron yan. Meron din dito sa harapan, hanggang baba. Meron dito sa side na to, meron din dito sa dulo. So, yan, kumpleto na yung setup nila. Pupunuin na lang natin ang mga ibon yan. Sa ting magbababa tayo ng ibon, may mga paanak tayo. Meron tayong mga inakay, dito natin sila ilalagay pagka bumaba na sa nest box. Ayan muna, ito muna ang quick update natin mga katuka para sa bagong flight cages natin sa bagong colony natin. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta niyo sa amin, sa patuloy na panonood ng video vlogs namin. Please always stay safe mga katuka, ingat kayo palagi. Stay away from COVID. Maraming salamat sa inyo. Please always make sure to always like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi updated sa mga videos namin. Maraming salamat mga katuka. Ingat! Papagupit muna kami. Bye!